Dahil Pinoy is our certified food lover, siguradong may isasarap pa ang mga pagkain proudly Filipino tulad ng mga ibibigay natin ngayong umaga. Bukod sa tatak Pinoy nitong sarap, talk of the town na rin na level up itong itsura at lasa. Ano-ano nga ba itong trending sa sarap na Pinoy ulam flakes na pwedeng ipangregalo, Mare? Yan ang ibibida sa ating ngayon ni Michelle Tansioco, owner ng isang homemade food business. Good morning, Michelle! Hi, Michelle! Good morning! Ayan, nagluluto na siya. Hindi siya mapaghintay kasi pakainin mga tao rito. Agad-agad, eh, ako talaga masarap yung adobong manok at adobong baboy at binagoongan as is. Pero bakit mo naisipang gawin itong ulam flakes? Dahil sa daughter ko, sobrang picky eater kasi siya. Mahirap pakainin. Yes. Maraming ganun, ha? Oo, diba? Lahat gusto niya prito. So, na-bore na siguro sa adobo. So, tinry ko yung flakes na gustuhan naman niya. So, yan ang pinambabaan mo sa school niya, ganyan? Yes. Araw-araw, ipinulam niya. O, hindi, may variety kasi may binagoongan flakes din. Oo, na yan ang ginagawa ni Michelle ngayon. At chicken adobo rin. Okay, so ano ba, paano natin ito ginagawa? Adobo muna tayo. Binagoongan. Binagoongan, okay. So, gisa lang ng bawang, sibuyas, kamatis. Nice. And then po, pagkaluto na, lalagay na natin yung pork. Aha. Malalaki ang pork natin, ha? Na-explore mo na ba lahat ng mga ulam na pwede i-flake? Opo. May hangganan. Siyempre, kailangan kasi medyo matagal sa bote, di ba? Yung medyo matagal-tagal ang buhay. Tapos lagyan natin ng water. Water pala yan. Okay. Para lumambot ang ating baboy. Aha. Medyo matagal-tagal yung paglambot natin yan, di ba? Yes po. Tapos, and then, tabagoong. Meron ba particular kind of bagoong na gusto mo ilang? May alamang, di ba? Meron din bagoong na isda. Depende po. Depende po sa gusto niyo po. But sa amin po kasi ginagawa namin yung bagoong din. Kayo rin? May quality ko. Ibig sabihin talaga, kontrolado ang quality. I love it. Tapos, salt and pepper lang. Salt and pepper. To taste. Yan. Ang swerte naman ng kung ngayon ang baon mo araw-araw. At pwede magbenta yung anak mo sa mga classmates niya. Saan magandang i-pair tong ulam flakes na ito? Marami. Pwede siya sa pasta. Nga pala, mamaya makikita natin lahat ng mga pwede nga pagsabayan yan. Okay. So basically, we put that and then, what else? Lumambot na. Intay natin siya lumambot. Tapos nun, after tatanggalin. Okay. So itong nailuto mo na kanina, ito, Michelle, ito na yung adobo yan. Ayan, okay. Yung adobo na. So pagkatapos niyan, go ahead. Ito po. Yung itatanggalin natin yung... Nahango mo na siya. Ito na yung naluto namin kanina. Okay. Tapos i-flakes na po natin siya. At ito, medyo flakes na siya kasi minix ko siya kanina. Trip lang, parang ang sarap-sarap mag-flakes pala. Who knew? Okay. Dalawang fork. Gusto niyo po try? Ako kaya. Yan! It's my thing. Kamusta naman experience sa pag-flake dyan, Mar? Ay, Mar, isa yan. Gusto ko itong gawin. Uy, pero pwede, di ba? If you had time, di ba? Tapos at least mag-prepare na maaga yung baon ng mga kids. Correct. Gusto yun ng mga bata for sure. Anyway. So ito, kapag na-flake na ni Maring Lynn, ano nang next na step natin? Sorry po. Lalagay na natin siya sa pan para i-fry naman. Okay. Let's do this! Yun! Kala natin. Ay, mahalaga pala yung kailangan mainit yung mantika. Kailangan naka-on yung tubig. Kailangan naka-on yung kalan. Correct. Yan. Parang ayaw niya. Okay. May amo to, may amo to. Lipat natin dito, lipat natin. Doon tayo sa meron po talaga. Okay. So kapag mainit na yung ating mantika, ito half-cook na siya. Opo. Kaya ganyan itsura. Kaya from here kanina na medyo maano siya mapatla. Matagal po kasi luto. Oo, correct. So mahaba din yung process niya eh, no? Yes po. Pero, nagtatagal yung buhay pag flake na. Yes po. Like, how long? Kuya, nabote mo siya? 1 to 2 months po. 1 to 2 months? Apo. Nakalabas lang siya o kailangan ilagay sa refrigerator? No need naman po i-ref. Room temperature. So. Pero, yun yung sinasabi mo, 1 to 2 months, hindi pa nabubuksan yung bote. Pero, pag nabuksan mo na yung bote? Pwede naman po din ilagay sa ref. Ah. Yun nga lang, initin mo siya pag natanggal. Oo, initin pa siya, hassle pa siya. Ayan, parang chicharron style eh, di ba? Pwede mo na siyang kainin as is. The crispier, the better, Mare. Of course! Sarap! Okay, pagkatapos niyan, so, siyempre... Magda-dark brown siya. Maamoy naman eh, magda-dark brown siya. Pagka-dark brown na siya, pwede na siya ihango at ilagay sa buhay. Okay. Tapos kapag kunari, ito na yun, ano? Yes po. Yan. Siyempre, papalamigin. Opo. Bago ilagay sa bote. I-drain po muna yung oil. I-drain ang oil. Ayan na, ito Mare. Ito na, Mare. Ayan, nakahanda na.
tapos yung lalagyan nyo sa packaging. Pwedeng glass jar din. Pwede rin po. Kasi di ba nauso yung mga mason-mason jar? Oo. Oh, oh. Tapos wala namang pinagagamitan sa bahay. Marami nga ako sa bahay kasi baka wedding yun yung lagi regalo, di ba? Mason jar! Nauso kasi siya. So ito okay. Yung pwede nyo gawin. Pwede nyo palang pag-imbaka nung inyong mga adobo flakes o binagaongan flakes. Magawa nga yan, mami, oh, sa bahay. Oo, no? Pwede. Kaya pala. Okay, anyway, pwede siya, like, yung question mo kanina, Mari, about where siya maganda ipares? Yes. Ayan po. Pwede po siya sa pasta. Okay, pasta. Okay. Yun. Toppings. Tapos okay. Sa bread din po, pwede rin siya. Flaksilog. Ito gusto ko flaksilog, pero gusto ko na kumain. Oo, actually. And salad. Salad, yes. Green mango salad. Parang yan yung pinaka-perfect. At iba-ibang flavors mo yes. Ay? May adobo. Uh-huh. And chicken adobo. Uh-huh. Pork binagoong. Yun. Wow. So, ganun din yung process niya. Kung kanina binagoongan yung ginawa, ito naman adobo. Ganun din. Ipiflake nyo din siya, pipretuhin nyo din siya, kasi bubuti nyo rin siya. Kung baga dalawang luto, so medyo matrabaho siya. Bibili na lang ako. Oo nga. Magkano nga ba? Para bibili na lang kami. Yung 100 gram is 150 to 330 pesos. Oo. Okay. So, ganun tas 330 pesos. Yes po. Oo. Pang ilang lunch to, no? Oo. Ilang lunch to mga tata. Oo. Marami yan. Pwede na. I like it. Thank you sa iyo, John Michelle. Thank you, Michelle. Patuloy pagluluto natin dito, mami. Ibubote na namin tong iba. Sige, Mari, ikaw magluto. Ako naman mag-flake. Yan, oh, mami. Dahil magaling ako mag-flake. Oh, actually, you found your, ano, your this gift. This is my calling. Your skill. Lynn, the flaker. Parang hindi maganda pakinggan. Ayaw ko yata.